So, yun nga guys, konting recap tayo ng isang technical analysis. Ating ginagamit about sa stock market. At ngayon din, tingnan din natin yung mga trending na stock ngayong araw. So, mag-live muna tayo ngayon kasi medyo nakaka-boring naman sa bahay. So, sa technical method na ating magamit guys is yung tinatawag na Bollinger Band saka yung RSI. Gagamitin natin siya mamaya para sa mga trending na mga stock. So ngayon guys, ang ating unang itatalakay ang Bollinger Bands. So paano ba to ginagamit yung Bollinger Bands guys? Tulad ng sa una kong video guys, na kung hindi nyo napapanood kasi iba naman sa atin, so medyo tinatamad manood din talaga ng mga video nila lalo pag mahahaba. So i-kuha na natin sa live guys, but mamaya para kung mapanood nyo man tong video na to ngayon is makuha nyo, makita nyo yung kung paano gamitin siya guys sa mga stock, at pag-aralan din natin yung mga nag-trending na stock ngayong araw. So yung Bollinger Bands guys is a popular technical indicator created by John Bollinger that have the alternative basis. So help determine whether price are high on the relative basis. So makikita mo dito guys kung pataas at baba, at makikita mo rin yung trend ng stock price. So the indicator field a need to visualize changes in volatility. So yun nga sinasabi ko. So si Bollinger Bands na gamit to para ma-distinguish mo kung yung presyo is may pagbaba na or may pagtaas pa. So yun ang makikita natin dito kay Bollinger Bands. Traders generally use Bollinger Bands to determine overbought and oversold zone to confirm divergence between prices and indicators and project price target. Bollinger Bands consists of a band of three lines that are plotted in the relation in price. So, yun yung sinasabi niya dito, guys. May three lines na, so mapapakita natin sa inyo. Ito, guys, si Bollinger Bands. Ito yung three lines na sinasabi niya. Ito yung sa taas is upper band, at ito yung lower band. So, itong indication, guys, yung 20 is itong indication ito ng default to, guys, default. So, ibig sabihin, yung 20 to, yung sa gitna to, is to yung tinatawag na simple moving average. YouTube pala yan dito. So, ika natin. Studio. So yun nga guys si Bollinger Bands yung may 3 line indicator. So ang ibig sabihin ng 3 line indicator nyo guys, itong 3 line indicator nyo ibig sabihin yung sa taas yung tinina ito yung upper band saka ito yung lower band. So yung isa sa is middle line. So yung middle line guys, the line in the middle is usually a simple moving average SMA that set period of 20 days. So ito nga sa simple moving average itong nasa gitna ito guys at nakaseto ng 20 days.
So yung the SMA then serve as a base of the upper and lower band. So para ma-compute mo tong dalawang upper band sa lower band, so kailangan mo munang kunin si SMA, yung simple moving average, guys. Medyo kanina natin. So ito. The upper and lower bands are used as a way to measure the volatility, observing the relationship between the bands and the price. So itong nga guys, makakompute mo yung price is based dito sa band. So price and the band. So ibig sabihin, yung price candle at saka yung mga band na yun is may relation dyan para malaman mo yung trend ng isang market. So typically the upper and the lower band are set to standard deviation away from the SMA. The middle line can be usefully adjusted by the trader. So yung middle line pwede niyong gawin yan kung anong gusto niyang moving average na gagamit. As the wider the bands become, as the volatility increases, the wider the bands. Likewise, as the volatility decreases, the gap between the bands is narrow. So yung guys, kapag yung nagkaroon ng widening, paglawak or pag divergence itong band na to, ibig sabihin yung volatility ng isang price is may pagtaas. Ibig sabihin may volatility niya na pataas or volatility niya na pababa. So either ito bumaba, so either ganyan tumaas. So kung makikita nyo yung pagbuka niya, so may indication din na bumaba siya. So dito rin guys, nung bumuka rin siya at from this point, yung ito yung sa lower band, kadalasan yung indication ng price, hindi yung malaman nyo yung takbo ng presyo kung may pagtaas pagbaba guys. So pinaliwanag ko na to sa isang video guys eh, kaso dito sa live medyo makapan tayo magpaliwanag, hindi natin may paliwanag maigi. So may papaliwanag ko lang siya guys sa inyo guys, alam ko kasi basahin nyo guys eh, kumbara para kung kumbaga ako mahirap ako magpaliwanag nung yung kwan ko, interpretation ko, hindi ko ma-interpret maigi, pero sa sarili ko alam ko ibig sabihin nung guys. So yung ganun guys, ito guys parameters na susundan nyo: period 20, the Bollinger Band recommended as optimal pierce that period less than 10 periods do not seem to work well. So ibig sabihin guys, yung pag kinuha mo itong simple moving average, dapat 20 to, or 21 ang recommended niya. So less than 10 daw hindi na recommendable. So ang recommendable niya is 20, 20 to 21 days. Yung bandwidth, the half width of the band is terms multiple, the standard is typically is 2. So to yung sinasabi niya guys. Ito sa calculation guys. So hindi naman tayo magka-calculate nito guys. Basta makuha lang to guys, tong upper band. Pag nakuha mo yung simple moving average guys, then kunin mo yung standard deviation yan. Ito guys, for the calculation of simple moving average, next first calculate the simple moving average, next calculate the standard deviation over the same period as a simple moving average. Kung 20 yung ginamit mo is ang ginamit mo, so yung close price na 20 pabalik, previous 20 close price ang gagamitin mo, ibig sabihin 20 din na sa standard deviation ang gagamitin mo. So yung formula ng standard deviation guys, ganito kung kino-compute nyo. So sa engineering sa amin gamit na gamit namin yan. So sa long term, yung sa short term 10 period moving average bands at 1.5 standard deviation. So pag nakuha mo yung standard deviation guys, i-multiply mo yun sa 1.5 kung ang ginamit mo na moving average is 10. So i-multiply mo ang standard deviation sa 1.5. So sa pagkuha ng standard deviation guys, yung x na to, ito yung tinatawag na X1, X2. So ito yung previous price. So first price na previous close price, so second previous close price, ito yun. So itong X na may bar guys, ito yung average ng lahat ng X na to. So kung 10 yan, divide mo sa 10. Pag inad mo lahat ng close price, then divide mo kung ilang close price ang ginamit mo. Kung 10, divide mo sa 10, makukuha mo to guys. So ang N, ito yung number of values in the data set. So yun nga, kung 10 ang ginamit mo, so 10 to. So makukuha mo yung standard deviation guys. So sa engineering, medyo gamit namin ito sa mga experiment na ginagawa namin. Pero ngayon guys, sa Bollinger Bands, ang talakayan talaga natin ay kung paano ginagamit ang Bollinger Bands guys. So hindi natin kailangan na computein yung S, hindi natin kailangan yung computein yung moving average. Ang kailangan natin is kung ano interpretation nito sa stocks, about stocks. So dito tayo guys, how Bollinger Bands work. When the bands tighten during a period of low volatility,
When the bands tighten, ibig sabihin, pagsikip during the low volatility, ibig sabihin, mabagal yung pagtaas at pababa ng price niya. It raises the likelihood of a short price move in either direction. So, yun nga. Yung indication nun guys, kapag nagkaroon ng tighten ito guys, yung pagsikip, ibig sabihin magkakaroon ng sideways dyan, then it, yun ang indication na magkakaroon ng panibagong trend formation. So pag pagsikip siya, so babagal yung volatility, ibig sabihin yung pag, kung pataas siya is babagal, kung pababa naman siya, babagal ang pagbaba siya, so magkaroon siya ng tinatawag na paglaylo. So ang indication nun, magpo-form siya ng panibagong trend. So kapag bumuka siya, yun na yung signal ng panibagong trend guys. Yun ang ibig sabihin nitong si Bollinger Bands. It raises the likelihood of sharp price move in either direction. This may begin a trending move. Oh, yun nga. Watch out for the post move in the opposite direction, which reverse before the proper prints begins. So guys, yung ibig sabihin nun guys, ipaliwanag ko na lang sa inyo guys ng diretsahan guys. Kapag yung Bollinger Bands nyo guys, ito, kapag nagkaroon ng tinatawag ito na pag-naro o pag-tighten, so ito, tinatawag niyan guys, yung medyo pasikip kung papasok yung dito sa simple moving average tong dalawang graph na to guys. Ibig sabihin nun guys, yung trend is magkakaroon ng tinatawag na slow low volatility, so magkakaroon ng low volatility, so ibig sabihin magkakaroon sa nang sideways o kung may pagbaba man siya, mga tumaas siya. Ibig sabihin, dandahan na yung bababa guys, then magkakaroon siya ng formation na ng isang ng sideways, then kapag bumuka na siya, yun ang ibig sabihin na nun. Ibig sabihin, panibagong trend na ang mapoform. So, yun ang ibig sabihin ng kwan guys. Bollinger Bands. So, kapag ito naman guys, yung price candle mo naman. Ito guys, yung price candle. So, dito tayo guys sa price candle. So, dito guys, kanina kung paano gagamitin. So dito sa price candle, if price touches the upper band and the other technical indicator does not confirm the upward move, there is divergence, a sell signal is generated. Yun nga guys. Kapag yung ito yung price nyo guys is nag-hug or dumikit dito sa nag-cross dito sa upper band, ibig sabihin nun guys, sell signal yun guys. Kapag yung isang indicator na ginagamit nyo ay hindi nag does not confirm the at wala nang up, confirm ng upward ng prices. So ang isang indicator na maganda gamitin dito guys kay Bollinger Band na isama is si RSI. So si RSI guys ginagamit to para i-confirm nyo yung ibig sabihin nito, mako-confirm nyo yung price is uptrend or overbought, oversold na. Kasi yun ang usually na binibigay ni RSI guys. So as a trader, kapag ginamit po tong RSI, kapag nag-above sa 70, ibig sabihin overbought na. So pag below 30, ibig sabihin oversold na yun guys. So mamaya, itatalakayan na natin si RSI guys bago tayo pumunta doon sa mga trending na stock. So pangalawa guys, if the other technical indicator confirms upward move, no sell signal is generated and fuck a buy signal will be indicate. Yun nga guys. Kapag nagdikit na daw, yung ibig sabihin, yung sa, kapag yung price mo is nagdikit sa upper band at yung isang technical indicator mo is nag-confirm ng isa pang uptrend pa yung price, ibig sabihin, walang sell signal doon guys na mangyayari. Ang mangyayari doon, magkakaroon pa ng buying yung mga buy signal pa ibang trader, so hahabol pa sila sa profit guys. So yun ang ibig sabihin ng pagdikit ng price candle dun sa upper band. So dito naman tayo sa lower band guys. If price touches the lower band and the other technical indicator does not confirm downward move, buy signal is generated. So yun na naman guys. Kapag dumikit na naman daw itong si tawag dito, yung itong kwan mo nyo guys,
itong price candle mo, pag dumikit guys, dito sa lower band, ang ibig sabihin daw niyan guys, ay may pagbaba ng presyo. Pero kapag hindi nag-confirm yung isang technical indicator na ginamit mo, ibig sabihin, pwede bibili ka na, pwede ka nang bumili ng stock, then possible na magkaroon na siya ng reversal o uptrend. Pero if the other technical indicators confirm the downward move, no buy signal is generated, and in fact, a sell signal may be indicated, so possible na magka-cut loss. So kung nag-confirm yung isang technical indicator mo na bababa pa yung price niyan, possible na magkakaroon na siya ng tinatawag na buying, or magka-cut loss na yung nakabili sa taas, or possible na walang movement yung volume, so walang volume na papasok guys sa walang buying volume, so puro selling ang possible. So yun ang mangyayari diyan guys. Kaya minsan nakikita kayo guys, mas nakikita nila yung sa technical na ginagamit ng stock sa isang company, may nagbebenta pero kaunti yung bumibili, pero kasi minsan nakikita nila yung sa technical na ginagamit nila guys. So yun ang ibig sabihin na to guys. So, isa pa naman guys, kapag yung kanya pala guys, ano kung iisipin nyo, price can exceed the price. Price have a tendency to bounce within the bounce envelope, touching one band, then moving to the other band. You can use this swing to help identify potential profit target. So, ito rin guys, ang isa pa sa kanya mga sinasabi. Kapag yung price candle mo, halimbawa, nandito sa ilalim, then possible na magkocross dito sa tinatawag na simple moving average. Ang indicator nun guys, kapag nakapag-cross siya, then ang sumunod na candle is uptrend pa rin. Possible na may profitable pa yung tinatawag na stock na yon. Pero kapag yung stock mo is nandito sa pagitan ng upper band at saka simple moving average at nagbaba dyan na mag-cross dito sa simple moving average, possible na magkaroon ng downtrend na yung price. So bago yun ang confirmation nun guys, kapag halimbawa ngayong araw nag-cross siya, then bukas kung i-confirm niya ba nag-cross siya pataas upper band, then nag-confirm siya ng green candle, possible may uptrend. Pero kung hindi siya nag-confirm ng green candle, nag-cross siya ngayong araw, then red candle pa rin ang binigay niya, then ibig sabihin, false yung ibig sabihin niya ng kanyang kwan guys. False yung indicator na ibibigay niya. So guys, yung sumunod naman natin guys na itatalkayan is si papiyawan na natin guys, kasi mayroon naman akong video na ginamit ito na ginawa guys. So panoorin niyo na lang yung guys ang video ko. Ito lang kasi parang papiyaw ko lang to bago pupunta. So sa summary guys, Bollinger Bands are compromised of middle bands. So yun nga sa simple moving average, the bands are useful tool for analyzing trend and monitoring when a reversal may be occur. So sa price yung guys. So ibig sabihin useful siya gamitin ko sa mga uptrend saka sa reversal presyo. Dalawang kanya binibigay, isang reversal ng presyo at isang yung trending ng mga price. So kung uptrend or downtrend, Bollinger Bands are not predictive, they are always based on historical information. So si Bollinger Bands kaya nagbabasa siya doon sa mga nakaraan, so historical, ibig sabihin yung mga presyo ang kanyang binabasihan, hindi lang siya yung tinatawag na assumption o bias basta-basta na binabias niya na green candle, possible bukas green candle, hindi lang ganyan ang kwan ni Bollinger Bands guys. So like other indicator, Bollinger indicator price analysis and risk management as part of overall trading plan. So yung guys, si Bollinger Bands ay kailangan mo rin samahan ng tinatawag na isang pang technical indicator. So ang possible na magandang isama niya dito guys is yung tinatawag natin na kung paano man ito ginagamit si RSI. So marami akong dito guys yung mga lesson ko. So yung mga ni-research ko to nung nag-kwan pa ako yung ngayong ECQ. So ginawan ko na siya ng kwan para matatandaan ko. So minsan makalimutin kasi tayo. So napag-aralan ko to dati. So ngayon ginawan ko na siya ng sinave ko na sa aking computer. So si RSI guys, madali lang naman to gamitin guys, to RSI.
Relative Strength Index. So, si John G. Willis Wilder naman ang gumamit sa kanya. RSI similar to stochastic is that a bit overbought and oversold condition in the market. It's also scale 0 from 100. So, ito nga ganyan yung scale niya, 0 to 100. So, papyo-hapyo tayo guys. Typically, reading of 30 or lower indicates oversold market condition and an increase in the possibility of price trending going up. So, kapag yung RSI mo na sa below 30 guys, ibig sabihin oversold na siya, oversold condition, then may possible na yung presyo is tataas, may pagtaas ng presyo. Some traders interpret that an oversold currency pair in the indication. So, ito naman sa sinabi niya dito is para naman to sa mga forex, so mga gamit kasi nito sa mga forex traders kay. Some traders interpret that oversold currency pair is an indication that the falling trend is likely to reverse, which means an opportunity to buy. So yun nga guys, kung RSI mo is nasa below 30, so opportunity to buy na nga yan. So ibig sabihin possible na may pagtaas na yung presyo. So reading of 70 or higher indicates of higher 70 or higher indicates overbought condition and increase in the possibility of price weakening going down. So pag nasa 70 naman yung RSI mo guys, possible na may pagbaba na yung presyo mo, so overbought na yung company. So some traders interpret that an overbought currency pair is an indication that the rising trend is likely to reverse, which means it's supported to sell. So possible na selling signal na yan guys. So kung may hawak ka na ng stock, so possible na yun yung gamitin mo. As a trader guys, in addition to the overbought and oversold indicators mentioned above, traders who use the relative strength index or RSI indicator also look at the center line crossover. So, ito guys ang mga kwanan trader. So, yung kanina guys, sa mga investor to guys, ito guys yung below. So, kung mag-invest ka sa company, tingnan mo yung RSI na kung nandito below 30, mas malapit sa 30 or between 30 and 40, then possible maganda mag-invest kon. Pero kung ang RSI niya is nandito na sa 70, so hindi siya magandang pang-investing. So kung nakapag-invest ka dyan at nakita mong RSI na yun ng isang company, after 1 year nag-invest kasi nakita mo yung RSI ng company is nasa taas, nasa 70, so possible na ibenta mo na yung kan mo, stock mo. So, pero as a trader, ang tinitingnan niyan guys, a movement from below the center line to above indicates a rising trend. So ito yung center lines ngayon, 50. As dito naglalaro yung mga trader between 60 and 40. Kapag yung RSI mo is nag-cross above 50, ibig sabihin yan, going pataas, ibig sabihin, mula sa baba, nag-cross above 50, ibig sabihin yan guys, may pagtaas ng presyo. So, tataas yung magkaroon ng uptrend yung price. So, yun ang ibig sabihin sa mga trader. A rising center crossover occurs when RSI values above 50 lines on the scale moving towards 79. This indicates that market strength is increasing in strength and since it's a bullish signal, sinasabi ko. A movement from above the center line to below indicates a falling trend. So may pagbaba na yung size. So ibig sabihin bababa na yung trend. Sabihin babagal yung trend o pababa yung trend. A falling center line crossover occurs when RSI value crosses below the 50 line on the scale moving towards to 30 lines. This indicates that market trend weakening in strength and in seen bearish signal until the RSI approaches to 70. Yun nga guys. Ay approaches to 30. Yun ang ibig sabihin niya guys. Kapag nag-cross naman siya, dito siya galing sa above 50, then mag-cross siya pababa. Ibig sabihin may pagbaba na yung presyo, then hanggang sa mag-approach na siya 30 or below. So yun ang ibig sabihin ng RSI guys. So kaya ginagamit guys si RSI saka si Bollinger, ginagamit ko pala si RSI saka si Bollinger kasi para mas madali kong makita yung price kung may pagtaas at pagbaba at kung yung trending price na pataas is meron pwede pang maka take ng profit guys. So yun ang kinakuan ko kay RSI saka Bollinger bansa mismo. Ito ang ginagamit ko lalong-lalo na sa panahon ngayon na medyo yung market natin na hindi siya normal. So yun nga guys, yung summary naman ni RSI, if you're looking at possible uptrend, then make sure your RSI is above 50. If you're looking at possible downtrend, then make sure your RSI is below 50. So yung nga guys, ginagamit man to guys sa mga forex at ito rin magagamit po rin to guys sa ituro. So kung nagtitrade ka sa ituro, magagamit nyo ito guys kasi sa ituro guys may dalawang paraan para kumita. Isa yung pag up ng presyo at yung pangalawa is may pagbaba, yung pag bumaba yung presyo, possible nakikita ka pa rin doon guys. So yun ang ating dun guys. Ngayon guys, punta tayo doon sa tinatawag na kwan guys na
dun sa at sa mga nag-trend na presyo. So gamitin natin tong dalawang technical method na to, guys. So mga trending na presyo ngayon, guys, is si MM, si Merry Mart Consumer Corporation dito, si dito saka Arit. So Arit, so bago to, si yung Arit is Ayala Retail Real Estate Investment Trust Fund to, guys. So parang trust fund to. So Nickel is a corporation, PSE, APX, SSP, Alitech, so Max. So punta tayo dun sa ating tinatawag na kwan, guys, chart. So balik tayo sa home. So punta natin to, guys. So gawa tayo ng technical analysis. So ito yung, guys, yung nandito sa kwan ko, watcher ko, is mga stock ko yan na binabantayan. So dyan lang ako nagtitrade, umiikot kasi nga medyo mababa yan at affordable ng aking budget or capital sa stock market. So hindi naman natin pwede ubusin lahat. FNI Alitech Mac. So mga binabantay natin, tanggalin muna natin, guys. So guys, unahin natin si si Aret, guys. Wala pa naman siya kasi parang bukas pa siya magkaroon ng open, magkaroon sa papasok sa merkado. So possible ang mga bantay nyo ng stock, guys, ngayon kuha nung kay Aret is yung tinatawag natin na si yung mga kan real estate property, yung mga tulad ng DMC or DMCI, yung yung RCL, RLC, so Robinson Land Corporation, SM, so mga yan, FLI, so yung Perenbes. So yun ang magandang mga tingnan na mga stock ngayon, guys, na nabantayan para bukas sa pagkuha ni Aret. So possible madadala ni Aret yan niya ang mga price niya ng mga stock na yan, guys. Dito tech saka Ali. So sikat tong dalawang to dito. So para sa bulon dito to, guys, medyo magandang stock to ngayong panahon ngayon, guys. So medyo nasa live tayo ngayon, guys, kasi medyo nakakatamad mag-edit ng kwan, nakapagod mag-edit ng mga video pag gumawa ako ng mga technical analysis. So maganda na lang, so i-live na lang natin, guys, para medyo makita rin at saka Ali. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So Ali, si Red, guys, wala pa siyang mga technical, wala pa tayong makita kay Red kasi bukas pa lang siya papasok sa tinatawag na market, eh, dito sa stock market. So PSE index. So fundamentals ang nagdadala kay doon kay Kwan, guys, kay Arit. Fundamentals ang dadalhin nun, guys. So sa PSE index, guys, tingnan natin. So good indication, guys. So maganda indication ito, guys, nung PSE index natin kasi 3 consecutive days green candle. So mataas yung points na naikwan niya from Friday nung nakaraan. Fridays is nasa 5,800.45. So ngayon nasa kanya siya almost 5,995. So 5 points na lang, guys. 6,000 na siya. So medyo maganda indication yun para sa mga ating mga trader.
So, ngayon guys, si PC Index, maganda indication. So, green candle sa so, mga possible, maganda yung indication to sa market. So, green candle, eh, tumaas yung mga, yung PC points natin. So, ibig sabihin, may mga company na kumikita na maganda. Sige, so, simulan natin kay Ali, guys. So, si Ayala Land. Si Ayala Land, trending siya ngayon. So, kasi medyo malaki yung volume niya. So, bakit siya naging trending? Tingnan natin sa win on or loss. So, pumasok siya sa most active, guys. So, 32.8 ang price niya ngayon. Current price na may pagtaas na 0.61%. At may value na umikot sa kanyang araw ngayon na 110.13 million. So, ang nangyari kay Ali. So, at may volume siya na 3.35 million. So, kaya siya pumasok sa trending. So, yun nga guys. Gamitin natin yung tinatawag natin na Bollinger Bands. So, mas madali natin ipaliwanag natin sa si Bollinger Bands. Mas madali ko naiintindihan dito guys. Yung mga technical indicator nito guys. Sa akin. So, mahirap ko lang i-interpret. Pero, pag ako nagkakan guys, yung pang sarili lang, medyo madali ko siyang maintindihan. So, yun nga guys, ito yung RSI niya. So, tingnan natin yung limit ng RSI. So, yan yung yellow guys. Yung ibig sabihin limit niya ito yung 70, yung sa pataas at sa baba yung 30. So, possible na kano. So, Bollinger Bands guys, gawin nating red tong simple moving average mo. Then, gawin nating yellow yung band upper at saka lower band niya. Hindi natin yellow guys. So, bigyan natin siya ng tinatawag na yung parang cloud sa loob. So, yan ang Bollinger Bands guys. So, makikita natin yung Bollinger Bands. So, yun nga guys, si Ali guys, meron siyang ngayon guys, nasa taas siya ng nag-cross siya kahapon pero green candle ang binigay niya. So, ang nangyari guys, nung Monday pa lang is nag-cross na siya. Pero nung kahapon, Tuesday, nag-red candle pa rin siya. So, pero hindi, buga nasa taas na sana siya, pero yung opening niya medyo mas mababa compared dun sa closing niya. Kaya medyo pulse pa yung signal na binibigay niya. At yung, ito yung upper band saka lower band guys, is medyo narrowing pa or pag nagkaroon pa ng tighten. So, possible na wala pang confirmation ng panibagong trend. So, ngayon guys, nagkaroon siya ng yung araw is itong parang cross, yung long ledge doji, parang doji. So, 95.37. So, bumaba yung second quarter report niya guys, bumaba ng 95.37 yung earning niya compared nung previous. So, total revenue 12 million. Net income is, yung kinita niya is 426.7 million. So, yun ang August, Wednesday, August 12. So, period ending. So, hanggang June 30 pala ito na report na kala. So, yun guys. Ngayon guys, ang nakikita ko kay Ali guys, medyo may pagtaas siya ng presyo. So, nung Monday, nag-cross na siya ng RSI 50. So, as a trader, magandang indication na sana yun. Pero, hindi na support ng kinabukasan nung Tuesday kahapon. So, nag-green red candle. So, bumaba ulit siya ng RSI. Nag-cross ulit siya. Pero, ngayon, guys, ngayong Wednesday, nagbabadya siya na mag-cross ng 50. So, bukas, sabi ko nga sa inyo, baka madala siya ni Rit o ni Arit, ni Ayala. Total, Ayala rin man pala to. Ayala Real Estate Investment Trust. So, baka madala sila guys bukas. So, kaya babantayan natin bukas mga possible na maganda tingnan guys na stock si yung Robinson Land Corporation, SM, DMC, FLI. So, FLI guys, nagposisyon na tayo kanina. So, baka makit na kuha na tayo eh. Makachupit na tayo guys sa ano na to sa market na to. Ngayon. So yun nga guys si Ali sa technical indication ngayon guys, wala pang confirmation so may pagnaro pa tong upper band niya. Nagnanaro pa dito sa Bollinger Band sa medyo rin to nagnaro din tong
tinatawag sa lower band. So pag green candle bukas to guys, at ngayon naman nag-cross na siya, above na siya sa SMA 20. So pag green candle ang binigay nito bukas guys dito, pagtaas, so may possible na may pagtaas ng presyo at nag-cross tong RSI. So hindi pa naman siya overbought guys. So possible profitable pa naman siya. So pwede pa sumakay. So sana green candle at mag-cross RSI. So tingnan natin yung first hour niya ng kanyang tinatawag na pagtaas ng presyo guys, first hour candle price niya. So ngayong araw guys, so medyo malaki, so medyo sideways to guys ha. Possible na equal yung kwan, medyo you know, medyo sideways lang yung galaw niya ngayong araw guys. So tumaas ng konti, then bumaba, then tumaas. So may pagtaas ngayong araw guys. So last medyo first 30 minutes tumaas, then bumalik sa opening, then tumaas, bumalik. So possible hanggang sa last hour is tumaas yung price niya guys. So possible may pagtaas ng presyo itong si tinatawag natin na si Ali. So guys, sumunod si Apex guys. So si Apex guys, may mga ginawa, ilang beses na ako gumawa ng technical analysis dito sa managdaang araw. So tulad ng sinasabi ko nga guys, overbought na talaga siya yung company niya. Kasi dito pa lang guys, dito pa lang sa nung kwan, August 4, Martes, nakaraang one week, overbought na siya eh. Kasi dalawang confirmation ito guys, yung sinasabi ko nga sa inyo. Itong si price candle nag-hug dito kay upper band, ibig sabihin yan, overbought na rin siya guys. Or possible na may pagtaas ng presyo. Kung pagbabasihan natin. So 50-50 guys ang chances. Isang pagtaas ng presyo at isang ibig sabihin na overbought. So ang magko-confirm yan guys, sabi nga, gumamit kayo ng isa pang technical indicator para malaman nyo kung ano ibig sabihin niya ng nagpag-hug niya. So ang sinabi ni RSI, so overbought na siya. So ibig sabihin above 70. So ibig sabihin yan, may pagtaas na ng presyo. Pero lumipad pa rin yung price niya guys, opening niya. Pero hindi na natin masakyan dyan as hindi natin siya masasakyan na guys. Kasi nga ang opening niya palang agad nung Wednesday August 5 is nasa 1.69. So compare sa closing na 1.61, so 8 points na agad. So possible na nagkaroon lang to ng nag-take profit lang to. So yung mga dito guys, yung Webes, akala nila lilipad pa kasi nga nag-gap up eh. So bumili pa sila. So ang hindi nila alam guys, may ipit na sila doon. So possible naman nakabili dito guys, na ipit niyan. So yung indication niyan guys, hindi ko hindi nag-cut loss to. Possible naka-hold pa yung position loss. O possible may mga trader na talagang professional na nagka-cut loss na sila. So makikita agad nila magka-cut loss na sila. So yung dito naman guys, possible na baka nag-take profit na sila yung mga nakabilian dito. So yun ang ginawa. So ngayon nga, kahapon Monday, nung Monday kinonfirm niya na. So kasi Friday guys, kaya green yan. So take profiting day na siya talaga. So ito guys, yung nung Monday red candle na siya. So saga sinustain niya na guys na nag-red candle, at saka yung RSI niya pababa na pababa. So nagbaba siya na mag-cross na 50. So abangers na naman tayo, mag-aabang na naman tayo kay Apex. So trending siya ngayon kasi alam ko most top loser siya guys. So pinamataas 11.45 ang na-loss sa kanya sa guys, yun dyan siya ni LC Olipanto. So puro lahat ng mining may kinalaman sa mining guys, bumaba yung presyo. So LC Olipanto yan, so LCB, so Olipanto corporation yan, na yung dalawa, pangalawang company. So sumunod guys si Dito. So si Dito guys, maganda na sana indication ito eh. Nagkapon nung nag green candle, so nag-cross siya nung Lunes, then nag-green candle siya. So ibig sabihin pag nag-hug siya, ibig sabihin overbought. Pero sinasabi ni RSI, hindi pa siya overbought. So possible may pagtaas pa siya ng presyo, ang ibig sabihin. Pero ngayong araw guys, is nagkaroon na siya ng red candle. So nag-trending na naman siya nung Martes, nag-trending din siya ng Martes. So possible kaya bumalik ulit siya yung mga traders kanya. So paborito ng mga trader eh. So napansin ko na rin to. So sa kakatingin ko ng mga lagi yung kanila, yung sinasabi na dito take, o yun ang kanila. So binalikan ulit ng mga trader. So possible ito kaya nag-red candle, maraming buying ngayon guys. Possible ito guys,
gustong sumabay sa pag-angat na ito, guys. So baka possible bukas, baka mag bumalik yung RSI niya. So baka may pagtaas pa itong bukas, guys. So sumunod, guys, si dito, so profitable pa siya, hindi pa siya overbought, so baka ito sumasabay. So tingnan natin yung mga 15 days candles, yung galaw niya, guys. Yun nga, guys, so opening niya, di ba, mataas na siya na, nag up gap na siya ng opening, eh. Medyo gap na compare sa closing kapo na 3.1, then ang opening niya ngayon is 3.14, so ibig sabihin may 0.04 points na siya na pag-angat ng kanyang price. Pero gusto malamang gusto sumabit pa to o mag-take profit pa tong mga trader dito kasi bumalik sila. So kaya baka possible bukas, guys, may pagtaas na to ng presyo yung dito. So tataas pa yung presyo ni dito, so hindi pa siya overbought, saka nakahag pa yung kanya yung price candle mo dito sa tinatawag na upper band. So dito naman kay Mac, guys, ganun din nangyari. Si Mac, guys, so, naghag to. So ibig sabihin nung Martes naghag siya nung kay upper band. So ibig sabihin sana first indication overbought, then second indication possible na profit, na tataas pa yung price niya. So yun nga, ganun din, guys, nangyari siguro dito yung earning. So negative net income, so negative ang net income siya, nalugi siya ngayon ng 500. So yes, siguro lumabas yung mga investor, pero yung mga trader yung may hawak na stock. So 15 days, 15 minutes candle. So yun, ganun din, guys, nangyari sa kanya. Opening niya gap up din compared dun sa closing niya kahapon. Nag open siya ng 5.06, so close niya kahapon is 5.0, so 0.03 points, guys. So ganun din, guys, siguro na hahabol din, o possible na nagkwa na yung ibang trader, nagdalawang isip na, or yung mga stockholder nagdalawang isip na naman na magkaroon ng tinatawag na baka magkaroon ng reversal. So ngayon kasi, guys, ang indication is nagkaroon siya ng pag-widening ng dalawang band, kung mapapansin nyo. Nagkaroon ng pag-widening yung dalawang band niya, guys. So nag-widening yung dalawang band, guys, yung yellow ito. So ang nangyari, red candle. So possible confirmation of trend to, guys, eh. Yung pagtawa dito, pag-widening, ibig sabihin confirmation na ng panibagong trend formation yan. Ang nagkataon ng red candle, siguro ibang mga kwan dyan, so mga professional talaga siguro, tinignan nila baka magkakaroon ng pagbaba ng presyo, at yung RSI niya rin kasi medyo nasa pagitan na ng 50 at 60, so malapit mag 60, so baka possible ba na may pagbaba yung presyo. So yan iniisip. Pero pag nagkaroon ng reversal to, guys, bukas yung price at yung RSI niya at yung candle is magkaroon pa ng reversal, may pagkakataon na tinatawag to na may pagtaas na profitable pa rin, guys. So bakit siya naging trending si Mac? Wala siya sa most active, so wala rin naman siya dito, guys. So baka volume, guys, volume, sa volume si Mac, 4 million, guys, eh. So malaking volume ang umikot sa may 20 point value. So sa volume to, guys, sa volume ito yung si Mac Nagquan naka kaya naka trending, malaking volume ang umikot sa kanya, guys, yung trading volume. So si MM naman, guys, yun na naman, guys, ganun din, nalapit na rin siya sana sa overbought na indication ito, so malapit na mag overbought so possible din na nagbumuka rin tong price candle. So opening medyo gap up din. Kung tignan mo 15 minutes candle, guys, pababa ang 15 minutes candle, guys. Hinila niya sa taas, na trinay niya hinila, pero binalik niya rin agad sa 15 minutes, bumalik din yung price niya. Then sa another pang 30 minutes medyo umangat, pero pang 45 minutes until sa huli is pababa na yung presyo, guys. So possible na may pagbaba na tong si MM, guys, ng presyo. So
yun ang nakikita ko sa niya. So kung pababa ngayon guys, ibig sabihin meron nag-take profit na yung mga kanya guys. So kung yung price sana nito guys is medyo neutral lang guys, kahit nag red candle siya ngayon, medyo neutral lang sana, kumbaga kaunti lang yung pagbaba, ibig sabihin ng noon guys meron pang mga gustong sumabit ng mga trader o mag-take pa ng profit, pero totally na pababa yung presyo niya guys. So baka bukas mag-green red candle na rin siguro siya. So nag-confirm na yung trend formation niya guys, so nag-widening na, nag-widen na. So kasi kung mag-green candle pa naman to bukas, kung mag-green candle to, possible na hindi rin ganun kalaki yung magiging profit niya. So kung mag-reversal hanggang Friday, baka mag overboot na rin siya. Overboot na yung MM guys, Merry March. So baka possible na magkaroon na to ng medyo pagbaba ng presyo muna guys hanggang sa Friday. So nickel, so, tulad ng ibang company, overboot na rin yan. So katulad din ng nakikita ko kay Apex. So ganun din ang nakikita ko kay nickel. So nakikita ko sa kanila guys, overboot, parehong overboot. Then alam niyo na pag overbought yung company, tulad ng sinasabi ni RSI, so possible na reversal of trend na yan. Or pag overbought na weakening of trend, then reversal of price. So ibig sabihin, may pagbaba na siya. So yun nga, yung RSI, unti-unti na bumababa guys. So ngayon, bumaba na siya. So baka possible bukas, tulad na nauna lang si Apex na bumulusok. So baka magkwan na rin to guys, lumilo din muna to. So pahinga muna yung trend niya, then abang na lang tayo, tingnan na natin kung magkaroon siya na tinatawag na reversal. So yung SSP guys, so ito rin red candle. So trinay niya rin to guys kanina, tingnan natin 15 minutes candle. So medyo malapit na sa overbought condition. So 15 minutes candle guys is medyo negative na pababa na. So hinihila na ng mga buyer pababa. So possible na may pagbaba na yung presyo. So yung RSI niya dito sa 15 minutes is medyo pababa na rin. So sa day, pero ang RSI niya sa day is uptrend pa. So baka possible na imimit niya muna tong, possible guys may isang green candle pa dito bukas, pero hindi na siguro lalagpas din dito sa tinatawag na red candle na to guys. Ito. So baka possible na magkaroon na to ng downtrend guys, o mag uptrend hanggang Friday. So hanggang doon lang siguro. So malapit na rin siya mag overbought. So kung makakahabol ng profit, sa makakahabol. So kung ang target mo is 10% profit per stock, so dito sa price na ito, so kung saan siya sa 1.60, so profitable na kung sa 10% na stock guys. So si Tech guys, so yun nga guys, si Tech nag-cross siya yun, pero green red candle, kaya bumaba itong kwan. So possible din, tingnan din natin yung galaw niya. So panaro pa naman guys, ibig sabihin weakening of trend, ibig sabihin magkakaroon ng sideways movement to. Pero pag green candle bukas at nag-widening to, yun ang confirmation of trend na may uptrend siya. So ngayon below yung RSI niya sa below 50, so between 50 and 40, so pa downtrend. So baka possible magpo-pondo lang to ng tinatawag na, baka magpo-pondo lang to guys ng tinatawag na volume. So baka yung mga trader or mga kanjan is nagpo-pondo, nagbobodega. So baka may nagbobodega ng volume guys, you know, so makikita nyo pa down yung mga price niya. So kung titingnan natin ito guys kay Tech, so baka may nagbubodega. So punta tayo dito guys, malalaman natin yung kami nagbubodega ng volume eh. Selling, yun nga si Cole. So si Cole binubodega, nagbubodega si Cole, oh.
1.32 million ang buying niya. So selling niya is 1.851. So possible kino nagco-cross trade. So possible yung mga may mga kandito account kay Cole, nagsisell sila, then sinasalo nitong broker na to, ni Cole. So parang kino-cross, nagco-cross trade dan to. So may mga kwansi abcap, so malaki yan. So kaunti lang yung nag-selling, pero malaki yung kwan niya. Nasa 400,000 yung kwan niya, volume niya, buying volume niya. So kung makikita nyo, ang walang nagsiselling dito sa Regina, so nagbubudega, may mga nagbubudega guys. So yung malalaking mga kwan to, is SB Equity. So ito, si Angpin Quality. So nagsisell sila, pero possible ang nagsasalo nito guys. Hindi ako nagkakamali, dito lang yan guys, si Cole, si Abcap, saka si ito, si First Metro. So makikita nyo yung volume nila, ang tataas ng kanila. So ito yung mga company na kwan na pag binabantayan, pag tiningnan mo na sumasalo ng mga stock. So pag iyan na nagpakawala guys, ibig sabihin may uptrend yung kan mo, yung price, yung mga broker na to. So itong si Cole, Abca, First Metro sa BPI. So ito nagkuha niyan, Abacos, yun ang mga sumasalo ng mga volume ngayon. So nag-i-imbak ng volume. So pag nagpakawala yan, ibig sabihin magkakaroon ng uptrend itong si Tech. So ngayon si Tech nga, every 15 minutes kung makikita nyo, pa downtrend. So nag-iipon ng volume. So baka possible na may pagbaba pa to guys ng presyo. So ganun din tulad dito si Tech. So baka possible bukas na bumaba pa yung mga konito guys, yung mga presyo. So yun ang nakikita ko, kasi yung every 15 minutes candle nila is kani down pa downtrend. So yun, baka nag-i-imbak. So ito yung mga magagandang stock na bantayan na baka bumulusok. At ito naman si Apex guys, yung mga mining company, hintayin na lang natin na yung kanila technical indicator is nandito sa baba. So possible na bababa to guys. So kung makikita nyo yung history ni Apex guys, bumaba lang to nung March, nung nagkaroon ng COVID, so nagsara. Pero yung mga normal day, so naglalaro lang dito guys. So hanggang 50 lang guys, so nilalaro niya lang dyan guys. So ano ba yung April, so nakabawi na sila. So naglaro na lang yung mga kanila dyan guys, mula April 8. So almost 1 month ang nakalipas ng after ng nag-lockdown yan. So naglalaro na lang yung mga yung kanya RSI. So possible pag ang RSI nag-cross dito, then sa malamang mga below 50 pa to hanggang Friday. Pero pag Monday at makita ko to na tawa dito na magkaroon to ng twist o may uptrend na naman na RSI, so possible na sasakyan na natin yan guys. So ganun din ang nangyayari dito kay Kwan guys. Possible dito kay Nickel, ganun din ang indication nito. So yun ang nakikita ko sa kanila guys. So konting baba, so sasakyan din ng mga trader yan. So mga stockholder o mga professional talaga na trader, yan ang binabantayan ng mga yan. So technical guys, so fundamentals, maganda na yung fundamentals guys eh. Iisipin nyo, nag-open na yung mga mining company. So maganda fundamentals yan, si operation na sila. So demand sa buong mundo maganda rin, di ba? Technology innovation ngayon. So minerals, metal yan. So gamit na gamit yan sa mga technology na ginagamit natin, tulad ng mga cellphone, gadget. So halos ngayon guys, isipin mo, kahit yung sa mga kwan, di ba? Sa mga pagbabayad mo ng mga binibili mo, pwede mo nang gamitin yung, kahit wala ka ng cash on hand na hawak ko, pwede na sa cellphone. So yun ang sinasabi ko. Kaya kailangan mo nang, ang kailangan mo dun guys is gadget na gamitin mo para sa introduce mo yun sa market, yung ganong sistema. So kaya ang maganda dito guys, ito mga magandang company ngayon 2000, mula ngayon 2000. So kung mag-invest ka dito is maganda. Kung mag-below 40 itong mga RSI nito or mga technical indicator nito, so marami naman technical indicator na nagbibigay ng oversold. So kapag nag-oversold na siya guys, so doon kayo maganda mag-invest guys. So possible na may pag-angat na yung presyo. Tulad na SSP kayo, Semicon. So gumagawa to ng mga kwan eh, yung dito sa Santa Rosa, sa may Laguna to eh, yung mga chip sa mga tinatawag dito,
yung gamit sa mga cellphone, yung mga chip na maliliit. So, sila yung gumagawa nito, guys. Oh. So, tingnan nyo yung presyo nyo, guys. Up and down, guys. Baba, pagtaas, guys. Bababa ng kwan, guys. Konti. Then, hindi na siya bumababa na below sa 40 yung RSI niya. So, angat na naman, guys. Konting baba na naman. Doon, lilo-lilo. Then, angat na naman siya, guys. So, si SSP, guys, may medyo profitable pa to, guys. So, sabi ko nga, baka 10% lang ang hanap nyo bukas. So, abangan nyo siya dito sa yung mga 1.53 opening nito. O, medyo, siguro, ang mag-open man to, guys, above naman dito sa closing niya ngayon. So, kung titingnan natin ngayon yung mga kuha niya, guys, may 150 to siya, guys. Oh. So, yun nga sinasabi ko, baka mag-open sa 150 to. So, 150. So, possible. Pero, ang kano to, wala lang volume. So, wala na siyang volume, yun. Halos buying, puro buying na eh. Kasi mas marami nakabili ngayon, buying volume. So, possible, bukas, baka makakuan pa tayo, makakuan pa tayo, guys. Ito na lang naipit, oh, 1.60, malaking volume, sa 1.60 na lang, guys. So, yun na lang naipit na volume, guys, na kuan. Okay, na baka hindi na kuan ngayon, na hindi nakasama. So, nahuli sa kanyang kuan. So, yun guys, ang aking masasabi dito sa mga technical. So, yung nga sabi ko si Arit. So, kung tingnan nyo si Arit, wala pa siya dito sa market, guys. So, bukas pa siya, guys, magkakan. Bukas siya, you know. Ngayon, nandito na siya yung pangalan niya, pero wala pa siyang mga technical. Wala ka pa makikita. Bakante pa siya, guys. So, possible bukas pa to, guys, tulad ni APB, APBI, nung nakaraan na nadala siya ng, kwan, magandang sa simula pero bumagsak. So, si Arit, guys, pag maganda indication ito bukas ang madadala nito, guys, sasabihin ko sa inyo ito, guys, si FNI, FLI, tingnan si FLI. So, FLI, guys, tingnan nyo Foreign Based Land Incorporation, pataas na siya, guys, di ba? So, bari bukas ay tataas pa ito. Tingnan mo yung volume niya, 6.63 million na may value na 6.0 million. So, 422 ang trader niya ngayon, range niya, volume niya. Yun ang kwan ni FLI. So, punta na tayo kay RLC. So, real estate, yung mga real, yung mga kwanta. So, meron na rin nag-import, guys, ng volume, guys, nagbo-bodega volume. RLC, so, tingnan natin to, Stock Jockey. So, RLC. So, RLC. Robinson Land. So, sino nagbo-bodega ng volume, guys? Si Mandarin, Daiwa. Oh, puro buying yan, guys, oh. BDO, diba? Tingnan nyo yung mga kwan na yan, guys. Yung mga broker na yan. Walang gaanong nagsisell, kundi puro buy. So, yung nagsell, ito lang si Macquar. 1.04 million ang volume ang sinell niya. So, sinalo yan dito ng mga ito. Mandarin, DP Daiwa, BDO, itong si SB Equity. So, mga yan nang mga sumalo, guys. Yung si UBS, so, top 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 na broker, guys, ang sumalo. At ang ilan dyan ay walang selling. So, si possible si SB Equity to, guys. So, possible cross trade ang nangyari iba dito, guys. Naka-cross trade. So, bininta ng mga, yung mga nag-open ng account. Yung mga account dito, then sinalo ng broker na to. So, possible. So, tingnan natin SM, guys. SM investment. So green candle, so pataas din siya, guys. So maganda rin siya bantayan, guys. 7.1k, so may 15.43 million, guys. 15.43 million. Isipin niyo 'yan, yung volume na pumasok sa kanya na umikot ngayong araw na 13.32 billion. So, ganun lang price candle niya ngayon, diferensya, 812 pesos lang ang tinaas, guys. Pero, yung, tingnan nyo yung volume, napaka-huge ng volume niyan. So, SM, tingnan natin. SM Investment. So, ayun nga, Regina. So, top
si Pep, Asia Sec. So, yung mga volume, nagkaka ng volume, guys. ETR, BPI. So, you know, 8.3 million value sa 9.58K na buying. So, ang bumili, ang nakabili. 9.58K na stock ang binili. Compare mo naman sa binenta na 350. Yung siguro mga nagbenta nito, guys, yung mga tulad din mga trader din yan o mga stockholder din binenta ng mga trader 350 lang yung volume na binenta na nagkala na 304.39 ang buying niya. So nagbubodega bodega sila sa mga real estate property. So baka madala to bukas, guys, ni tinatawag natin na ni Arit. So trending si Arit, guys. To si Arit. So tingnan natin yung kuan nito, guys, yung tinatawag na volume nito. Paborito ko to si Palaboy Trader, oh. Maganda yung kuan nito, ah. So yun nga, guys, yung nasabi natin. So ano pa ba yung mga possible na mga stock, guys, na maganda natin tingnan? So maganda natin tingnan. So ako, guys, tumitingin ako kapag ano, si Cebu. So may confirmation yung Bollinger Bands ngayon, guys, ni Cebu na may tinatawag na uptrend. May uptrend yung si Cebu. Possible na tataas yung presyo nyo, guys. So yun, green candle ngayon, tapos yung wala siyang tinatawag na tail. Angat ang kanyang presyo. So ibig sabihin may pag-angat ng price to, guys. So ngayong araw, ngayon nandin nag-cross yung RSI niya. So possible may pagtaas pa to ng presyo, guys. So hindi pa siya overbought. Hindi pa, so ang possible may pagtaas at nag-confirm ng trend. So ito, kung makikita niyo yung tinatawag nito na upper band ng Bollinger Band sa lower band nito is nagkaroon ng widening. So may yung pag-divergence, so na lumayo dito sa kay simple moving average. So possible, guys, si Sib maganda rin. So kasi may mga biyahe na to ngayon, eh, eroplano, eh, mga flight na nila ngayon. So ano pa ba itong magaganda, guys? Tingin tayo ng mga maganda LTG. So maganda rin yung trading niya, trade 640 trade. So medyo lilo, so wala pang confirmation ng trend, pero yung RSI niya pataas na rin. So possible baka wala pang mga overbought, guys. So trinay din ikuan, pero medyo bumaba siya. Trinay din na magkaroon ng maburuso, pero nagbumaba, eh. Tingnan natin ang every 15 minutes pag ganyan, ano indication. So kaunti lang yan, guys, ang pagbaba niya. So tinaas, then hinila din dito. So konti na yung parang lilo lang yung galaw niya kanina, guys, pero ngayong kan medyo tumaas yung kanya. So medyo may nag-take profit, medyo maganda yung kan. Dong ito last ng take profit. Pero maganda yung kanya trading day niya ngayon, 640 yung umikot na trade. So si Green, so isa rin to sa maganda, 4.73%, 806 value. So may magkano ang tinaas niya, 1.69 to 8.08. So inangat din, guys, yung kay Green. So kakakross lang din ang ano, nag-twist yung candle niya kahapon, bumaba sa RSI 50, pero nag-twist ulit ngayon, guys. So nag-twist kahapon, nag-twist na naman ngayon. So hindi nasundan lang yung Monday na RSI, binalik ng kahapon Martes, ngayon binalik na naman sa above 50. So possible may pagtaas pa to, guys. Saka ngayon, guys, medyo nag-confirm na itong nag-confirm pa lang, guys, yung si upper band pa lang, pero si lower band medyo pagnaro pa. Pero pag nagkaroon to ng bukas, guys, na pag-widening itong si lower band at magtuloy-tuloy yung pag-widening nito ni upper band, so possible may uptrend pa yan, guys. So guys, suggest kayo ng mga gusto nyo i-stock, guys, kung gusto nyo, para tingnan natin, guys. So hindi ko naman nakikita lahat dito, guys, si Green. So guys, pag nagte-technical analysis, guys, so dito tinitingnan ko yung number of trades, so
bukod sa volume, value, so number of trades din, kahit uptrend siya, kahit napaka-uptrend din guys, tulad dyan, uptrend niya si Rig, si MCH, pero isa lang naman ang trader niyan, so mataas yung kanya, changes niya, 9.68 to 17.18, so pero yung number of trade niya, napakababa, so ito 29.11, so stock. Kahit bagsak yung mga price guys, kahit bagsak yung price na SSP, 1.17 yung trade niya guys, umikot. So URC, Universal Rubina, maganda yung indication niya guys ha. Pero ang kanya lang guys, RSI niya, pa-overbought na siya, so baka possible. May pagtaas man to hanggang Friday, pero hindi na ganun kalaki yan. So possible, Friday or next week, baka magkaroon na siya ng pagbaba ng presyo. So yun ang kwan ko guys. So gusto niyo guys, suggest kayo ng mga, kung gusto niyo yung stock guys, na makita natin ngayon, para isilipin natin dito. Kung kanya sabihin niyo kung ano rin yung technical method na hilig niyo gamitin, baka mapaliwanag natin kung simple moving average or natawag natin na yun na naman ang kadalasan ginagamit, moving average. So kung technical kasi guys, pag tumingin ka sa technical guys, oh, nakikita niyo guys, puro bullish. Bullish ibig sabihin pagtaas ng presyo, maganda mag-invest. Maganda yung takbo ng kan market nito. So, puro bullish lahat ng kanya. Ang bearish sila volume. So, ibig sabihin, bumaba yung volume niya guys. Ngayon, volume ng SMA. Simple moving average. So, medyo bumaba yung volume. Siguro, ayun o, puro selling. Nag-selling guys. Ngayon, kayo, medyo bullish ang bearish yung volume. So, kayo guys, kung gusto niyo mag-suggest na mga kan, chat nyo na dyan sa atin chat box. So, kung mabasa natin yan, igawa natin, silipin natin. So, bakit naging, kailan ba to? August. So, anong August price nito? Nakarang August. Pero, bakit yung MA niya? So, napakataas ng, yung average, yung MA niya, bullish yung MA 200 niya, 1 year. So, confirm mo, kapag in-average mo pala yung mga price na to, yung mula August na nakaraang taon hanggang ngayong hanggang kahapon, so mas mataas pa ito compare sa kan. So ganun nga oh, yung MA niya ito nasa taas kasi moving average ito guys eh. Moving average itong yung red candle na to, yung red line na to sa dito sa Bollinger Bands. So, ito guys, mas mataas na siya. So, magandang takbo ng investors. So, kung bumaba itong price nito guys, yung sinasabi ko nga, kung mahilig kayo sa long term investment, kung gusto nyo mag-invest isang company, so, isa rin ito si ERC na maganda pag-investan. So, before ng pandemic, so, nandito yung mga price nyo sa taas. So, 163. So, ngayon nagkaroon ng recession. So, possible may pagbabato ng presyo. So pag nag-meet niya to yung overbought niya, so baka so possible ng pagbaba ng presyo. So hanggang below lang naman siya. Yung pinaka below niya sa RSI is yung dito sa ilalim. RSI. '20s nung pandemic lang naman, pero yung medyo bago mag-pandemic, so March 10, so kung na to eh. Meron na to yung pangamba na kun eh. Nangangamba na yung mga tao na baka magkaroon ng dito, pandemic na dito sa atin. So, ito lang naman ang RSI niya. So, possible baka ma-meet niya itong RSI o hanggang dito lang siya maglaro. So, pag dito na yung RSI below 40 guys, so possible maganda na yung time na mag-invest ka. Kung isa ka investor, kasi possible na tataas pa yung presyo nito. So, bukod kay URC guys, yun na pa maganda ngayon. So, ISP kanina, tinalaki na sa trending yan. TBGI. So, may 300. So, PISA. May 1,134. So, si PITSA, medyo nasa baba pa siya guys. O, ito, maganda na rin guys. So, indication, above RSI. Yung nga, kanina sinasabi. Kapag yung RSI mo is nasa below 30, so, maganda na rin yung mag-position guys. Mag-buying. Buying time na yun guys. So, kapag umangat yan, baka possible na
tuloy-tuloy na yung pagtaas ng presyo hanggang sa kahit hindi nyo ma-meet yung RSI 50 guys, possible na kung may kuhan ka na rin, profit ka na rin. Pero ngayon guys, nung nag-cross siya dito guys, overbought na siya. Overbought na talaga siya nung dito sa RSI na kahapon, kasi yung price candle mo is nag-hug na talaga. Yung hug na ito guys, ibig sabihin na nito is overbought. So kinonfirm na rin yun, no? Yung dalawang price candle na to guys na nag-hug, ibig sabihin overbought na siya guys. So possible maganda na rin yung time na to na na bumili, mag-buying time, buying position na. Kung sumilip ka dito sa RSI, yeah. Pero kung ang sisilipin mo lang guys, dito yung Bollinger Bands, hindi ka gagamit ng RSI. So iisipin mo, nababa pa ng presyo yan. Pero kung i-confirm mo gamit si RSI, so totally overbought siya. So sabihin, maganda na siya na pag-investan. So si Pisa, so Pizza, Shakey's Pizza Asia Venture, so maganda na rin to. So medyo nagkakanayan yata ngayon to. Medyo nung nag-open yung kan dine-in, so baka possible ngayon after ng ECQ na naman, o MECQ is i-open na ulit yan ng dine-in, so maganda rin maging indication yun guys sa mga, lalo na sa mga ganyang company, sa pizza na yun guys. So guys, yung sino pa ba yung maganda? Si TGB ay tingnan din natin. Pacific Broadband Group. So involved din to sa mga kwan, telecommunication. So possible na, pero medyo unusual dito. Pero nag-cross na yung kanya. Wala pang confirmation. Napaka-con naman nito. Obvious naman nito ng kanya. Bollinger Band na ba? Okay ah. Bollinger Band biglang balik. Ibig sabihin, narrowing. Ibig sabihin medyo narrow. Possible bumaba yung kan mo. Sa taas na siya lang. So maganda rin ito dito guys. So possible 0.18. So kailangan mo ng magkano? 10,000. 10,000 kung sa normal lot ang pipiliin mo. 10,000. So kung may 20,000 ka, so possible nakikita ka na rito. Magkano yung tick nito? 0.05 yung tick. So dalawa. Kailangan tumaas ng dalawang kan. Maganda rin mga indication ito guys. URC GBI tubes wala yan. URC GBI tubes wala yan. SMC, so ito maganda rin ang tinakbo si SMC. So hindi pa naman siya overbought guys. So nag-cross na siya green sa upper band yung candle mo. So ngayon nasa up, dalawa indication niya guys. So nagbukod sa nasa ibabaw na siya ng simple moving average dito sa Bollinger Bands, nag-cross pa siya dito sa kanyang upper band. So possible na tataas yung presyo, at sinasabi naman ni RSI, hindi pa naman siya overbought. So hindi pa siya overbought. So possible na may pagtaas pa to ng presyo guys. So possible na profitable pa to guys si SMC. So guys, kung gusto niyo mag-suggest, suggest lang kayo guys ng mga kwan. So silipin natin dito. MPI. So maganda rin si MPI guys. Nasa taas pa naman siya, oh. Simple moving average, so wala pang confirmation guys. So pag green candle na to bukas guys, green candle bin guys, saka nag-widening to, possible na may pagtaas ng presyo. So ngayon nga si RSI, pag natuloy-tuloy din si RSI, so ngayon nag-cross na siya guys, oh, sa 50. So possible guys hanggang Friday, so makakapag-profit pa kayo dito kay MPI. Maganda rin yung naging volume niya ngayon, oh. 2.49% yung tinaas ng price niya, then 84.23 million yung naging ng value ng volume niya. Then 25.8 volume, so napaka huge volume, napakalaki. Saka yung 1.63k na tawag dito, 1.63 na trade. So MPI, tingnan natin Metro Pacific Investment. So maraming, so si Mandarin, si Papa, si PNB. So yung ito yung mga nagkuha ng volume, bumibili. So ito nagbenta si CLSA. So
Possible na may mga mga trader to, so possible mga trader to mato nagkaka ng volume, nag hoard o nagbobodega naman ng volume. So possible guys yung mga trader dito lang yan, is malalaman mo yan eh. Yung namura itong PNB, wala tong wala pa tong kan eh. RCBC meron na tong kan. Ta dito, meron na tong trading platform RCBC, BPI meron tong trading platform, si Video tong sa Nomura. So First Metro, Metro Bank, First M, ito. Meron tong mga tinatawag na mga trading platform ito guys. So possible nandiyan yung mga traders. So si Call, nasaan si Call? Wala si Call dito ah. Wala yung hindi niya bet. Oh, ito si Call. So nandito Asia Pacific, Asia Trade ba yan? Yun mga kano mga trader guys. So itong mga iba dito guys, mga public na to, so mga pers mga company na to eh. Yung mga bumibili, New World dyan, oh. So maganda to sa AMPA guys, maraming mga buyer. So guys, sa maganda BPI, MPI, BPI. So maganda si BPI, 172 million, 3.94K. So may possible na pagtaas ng mga bangko. So dito, AP. Ano po si AP? Aboitiz Power Corporation. So magka-cross. So possible pag green candle, possible yan. Hanggang Friday, profitable. Pag nag-cross pa to bukas RSI. So baka pwede masabayan. Pwede sabayan to guys. So si AB, APBC. O AP, Aboitiz Power Corporation. May 553 trader ngayon sa na 13.82 million. 542K. 542K. May 542,000 na volume. Ikot. Bloom. So, si Bloom. Blueberry. So, bago kan. Open na yung lottery ngayon. So, baka mga online gambling. So, Blueberry. Resort Corporation. So, online gambling to guys. Si HP. So, medyo ko na to si HP guys. Nasa overbought na yan. Makasabihin naman ng iba, magiging basura na ulit yan. SEC. Security Bank. Medyo maganda na rin guys. Security Bank. So, lahat ng banko guys. So, lahat ng may kinalaman sa bukas na, baka madala. Ni RET. Yung mga banko at saka yung mga real estate property. So, pag real estate property, automatic may involvement yan dito sa mga banko. Sa mga loan, syempre dyan mo ilo-loan. So, kung investment trust fund, so parang matatawag na rin natin yun na insurance company. Yung ARIT, parang insurance company rin yung ARIT guys. Si Ali, so mga PNB, oh, malalaki yung mga volume ng mga bangko. Sabi ko si DMCA ito. Pero red candle, so possible, oh, pataas na rin ng mga RSI, baka bukas, masasabayan, oh, 3.65, maganda itong bukas, ah, masabayan nga to. DMC. Makasabay tayo dito. DMC. PNB. So, maganda rin. AB. Aboitiz Equity Venture. So, AP saka AB. Parehong kan, pag-aari ng Aboitiz. So, magandang company guys. So, baka masabayan. PNB guys. Bangko din. So, Ayala rin to. Pag-aari din ng Ayala to. PNB. So, ano pa ba yung mga company ngayon? Megawide Construction. So, medyo negative ba? Net income, negative eh. Negative yung income niya ngayon. Negative 38.27. So, bumaba yung income niya ng 38.20%. Home, kay Villar. So, maganda rin guys. Indication, medyo nagbabadya pa lang. So, baka tumaas na rin to guys. Dito nakasabay ngayon. Ano ba yung home? Mall to ah. Star Mall dati to ah. Star Mall tong home ah. So, maganda yung case. Opening na, hindi lang maganda. October 19. So, 11. Opening.
MBT. So, bangko din guys. So, maganda yung mga kanang bangko guys trading. So, maraming nag-i-invest, nagkuhan sa bangko. Nag-i-invest ngayon, panahon ngayon. Nagtitrade. So, hindi natin alam. So, wala pang confirmation ng panibagong trade formation. No? Para naro pa. Pero pag green candle to bukas, possible na kita to. Nabot ang 43, pinamataas lang. So, kahit 39 ko lang. So guys, yun lang tayo guys. Yun ang ating nakikita dito. So wala naman tayong kan. Napag-usapan naman natin yung mga trending.